FOPSCo, the Filipino Online Professional Services Cooperative, is because I believe that this is a cooperative that all Filipino online professionals own, control, and manage. The reason kaya po ako sumali sa FOPSCo, kailangan natin ng isang sistema, isang samahan na makakatulong sa bawat isa. This cooperative is a group na pwede silang sumama para mas magabayan sila sa kanilang freelancing journey. Ako sumali dihan sa FOPSCo kasi para makabuligak sa ato kapwa mga freelancers, and ito talaga ang passion and my mission. I joined FOPSCo kasi for me, lahat ng ginagawa ko sa FOPSCo is a privilege ko siya tinitignan eh. Kasi once in a lifetime in history na bigyan ka ng chance na mag-contribute. Stepping stone na rin to para maabot yung goal ko. The vision of the organization aligns with my personal vision, which is to develop and nurture an organization within Zamboanga City that provides much needed support for our online workers. I joined FOPSCo because the people I've met have the same values, vision, and mission as mine, and that is to provide assistance to those who would like to jumpstart their career as a freelancer. One of the reasons why I joined FOPSCo is because, so as a freelancer, I think it's important for us to have access to training, whether free or paid. Wanted our individual reputations to have a collective reputation for excellence. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelancing here in the Philippines. The reason why I joined this organization is that I saw their mission and vision towards helping all Filipino freelancers. I chose FOPSCo because to learn and grow as a community to help also others. Feel more safe and secure knowing that my knowledge and skills will only come from the most renowned and experienced online freelancers and raqueteras here in the Philippines. I joined FOPSCo because I saw the potential growth is not just reaching one's goals and being successful, but there is camaraderie. I am very inspired with their achievements and advocacy in promoting and helping Filipino freelancers. Want to learn FOPSCo being of two things. Number one, I want to help freelancers to get a job. And number two, I want to learn more from you. I hope that here we will all grow together. We grow together. Now, here ulit sa episode ng FOPSTalk. So, welcome friends and online professionals. And FOPSTalk is brought to you by FOPSCo, the national-based cooperative for and by Filipino online professionals. And please like our page, facebook.com/FOPSCo.ph. And you may also find us in Instagram, YouTube, LinkedIn, or you may visit our website, FOPSCo.ph. So, magandang gabi sa inyong lahat. And before that, bago kami magpatuloy at kumustahin ang aking mga partner, gusto namin munang pasalamatan, syempre, ang FOPSCo Media. So, nakikita nyo, nandito na naman ang FOPSCo Media na sumusuporta sa amin. And of course, yung mga FOPSCo members, hi! Hi, FOPSCo family!
na palaging nandyan, di ba? Palaging sumusuporta na nakikita namin. Kaya kami nagpapatuloy dahil alam namin na nandyan kayo, nanonood sa amin. Of course, for the online professionals. Okay? So, kumusta ka naman dyan, Roche? Parang pagod na pagod ka. Kumusta? Oo nga, nag-reserve ako ng energy. Okay naman. Yeah, pagod talaga. Pero tuloy ang show. The show must go on. Ika nga. Yes, the show must go on. At wala po ngayon si Jehan kasi si Jehan po ay nawalan po ng internet connection. Actually, marami ngayong nawalan ng internet connection. Nababasa ko sa mga GC. Pero yan kasi yung mga buhay talaga ng mga freelancer. Pero go on lang tayo. Lavarn, di ba? Lavarn ng Lavarn. Mamaya po, kung kakayanin niya, baka makasingit pa rin siya. So sana makapasok pa rin siya kanina. Okay? Kanina tuloy, mamaya. Then, sa mga guests natin, sa ating mga audience, sana mag-like naman kayo sa aming Facebook page. And of course, kapag may katanungan kayo kay Macy sa ating guest ngayon, please naman, ilagay nyo na sa chat box ang inyong mga katanungan. So, ipapakilala ko na siguro ang ating guest ngayon. Yes, so, ang guest natin ngayon ay walang iba. Nakikita nyo naman siguro sa inyong screen, pagkaganda-ganda. But, she is a mother of two kids na, di ba? O hindi halata. She is a multilingual freelancer, specializing in translation, customer service, and social media marketing for more than 3 years now. So hindi siya bago sa freelancing industry. And she also started from scratch. Yun yung gusto ko malaman din mamaya. Kung paano yung kwento niya when she started from the scratch. And sa ngayon, syempre, okay na siya sa kanyang freelancing journey. And she now enjoys the perks of being a freelancer mom. Okay? So, kumusta ka naman, Macy? How are you? Mukhang pagod na pagod ka rin. Alam ko, dahil tayo ay magkakasama sa ating ginagawa. Kumusta ka, Macy? Yes po. Good evening po sa lahat, sa lalo na po sa FOPSCo family, sa lahat po ng nanonood. Good evening po. Okay naman po, Ms. Sherlane. Kinakaya pa naman. Naisasabay pa naman. Kinakaya. O talaga, di ba? Dapat kayanin. So, siguro magsisimula na tayo ng ating question para mas makilala niyo pa si Macy. Sino ba siya? So, kumusta? At pwede mo pang ikwento sa amin ang iyong freelancing journey. Yung sa nabanggit po kanina na nagsimula ka from scratch. So, pwede bang doon natin start yung ating kwento para mas makilala kanila at maging inspiration ka sa others? Actually, yung kwento po na i-share ko tonight is hindi ko lang kwento, but kwento po namin mag-partner, which is also, who is also a freelancer. So, back in 2017, nag-resign po ako sa BPO because exhausted na ako sa araw-araw na ginagawa and parang hindi at kasi ako nag-grow dun sa career ko dun. So, we decided na mag-resign and umuwi ng province. So, nung time na yan, hindi rin namin alam kung ano bang gusto ulit namin na trabaho, saan ba ulit kami magsisimula. Then, nag-apply kami ulit na, sa isang BPO company dito sa Lucena City, pero hindi rin kami nagtagal. May nakilala kami doon na group of friends, tapos sila yung nag-introduce talaga sa amin ng mga racket-racket online. Racket pa lang nun ni Sherlane kasi hindi pa nai-introduce, wala pa kaming alam dun sa mga full-time jobs, creation ng profiles, etc., etc. Talagang wala kaming alam. So, by that time, nag-start po kami for sa mga transcription jobs na yung website-based, GoTranscript, TranscribeMe.com, dun kami nag-start na sobrang baba po nung kita. Then, talagang hindi na namin kayang i-survive yung mga sarili namin that time. So, umuwi kami ng Laguna. Then, meron po dun kasi na isang PCnet shop. Dun kami nagwo-work kasi wala kaming equipment, wala kaming laptop, wala kaming internet sa bahay. So, hindi ko siya matatawag talaga na work from home pa din eh. Kasi napunta kami every 9 p.m, pupunta na kami dun sa PCnet hanggang 5 a.m. kami dun na nagtatranscribe, nagko-call reviews, na ang bayad is 25 cents. Ganun, binabawi lang talaga namin yung ibinabayad namin sa PCnet shop. And tsaka naghahanap kami ng ibang opportunities, nanonood lang kami sa YouTube, wala kaming people connection, like
at na, like po nung ngayon na madami na kaming kakilala sa industry. So, nung time na yon, naglakas loob kaming umutang talagang mag-partner. Naglakas loob talaga kaming umutang para makabili kami ng refurbished na CPU worth 7,000 pesos. Kasi wala talaga kaming ipon, wala kaming pera. Then, nag-start po kaming maghanap ng trabaho nung medyo may alam na kami. Sa Facebook talaga. Sa Facebook kami una. Nag-join kami sa mga freelancing group sa Facebook. And then luckily may nakita kaming isang job post, naghahanap sila ng parang email marketer pero sobrang baba po ng rate. Piso lang per email. Customer service na nagsisend ng information sa customers, piso lang per message. So technically kailangan namin makadami ng nasisend na message sa isang araw para ma-survive namin yung buong cut-off namin. By that time, ang kinikita lang namin is around 2,500 pesos per week. Per week po yun. So, approximately mga 10,000 per month lang. Magbabayad kami ng internet, nagbabayad kami, nagsashare kami sa kuryente, kumakain kami. Minsan, dumating dun sa time machine na na-short kami sa pera. Na-short kami kasi nagbayad kami ng bills and may binabayaran pa kaming utang dun nga sa CPU namin. 3 days kami mag-partner na lugaw lang talaga yung kinain namin. As in, for the whole 3 days, lugaw lang talaga. Lugaw na yung rice, hindi pa siya malagkit eh. Yung bigas lang talaga na iginisa sa luya at saka sa patis. For 3 days, yun lang yung kinakain namin. Then, one time, meron kaming isang friend na member din siya na itong isang freelancing group. Nakita niya yung post na naghahanap sila ng Japanese chat support or isang tao na maalam mag-Nihongo. Actually, si Webster po, yung partner ko, nag-aral siya sa isang Japanese school sa Calamba. Meron siyang meron siyang certification dun sa language ng Nihongo. So, siya muna, nag-apply siya dun sa work na yon. And luckily naman, natanggap naman po. And si client naman, very, very, ano naman siya, mabait, understanding, lahat na nasa client namin, napakaswerte namin. Kinabukasan, since 24 hours yung duty, wala silang mahanap kasi napakalaki ng demand na yun sa mga multilingual na freelancers. Tinry niya, wala po talaga akong alam sa Nihongo. Wala talaga akong alam. So si Webster po, ang ginawa niya, mag-apply ka, I will train you. Mag-aral ka every day. This is your module. Mag-aaral ka. This is your lesson plan. Kailangan ganito. Siya yung naging teacher ko sa Nihongo. After a month, nakasanayan ko na na maalam na ako mag-Nihongo. Alam ko na, Daddy, naiintindihan ko na to ah. Nag-start na po kami doon sa trabaho namin. Naging full-time na freelancer na po ako doon sa kanyang sa account na yon. And until now, client pa rin po namin siya. Nakapagbuo na kami ng sariling team namin. Actually, very proud ako kasi yung team namin, yung account namin, sobrang daming natulungan. Since nagka-pandemic, yung mga batchmates ng asawa ko from Japan, napauwi sila ng Pilipinas and they don't know where to start. Kasi dun kasi sa Japan, iba yung mga requirements sa trabaho. Iba yung skills na hinahanap nila sa skills na dito sa atin sa Pilipinas. So, hindi nila alam saan sila magsisimula. They approached my husband. Ngayon, isa po kaming team na dalawa yung OFW, repatriated OFW from Japan. Pinauwi sila kasi wala na eh. Hindi na kaya silang pasweldohin. And ayun, sa totoo lang, nag-enjoy sila dun sa trabaho na nila dito kasi nasa bahay sila. And mas malaki yung kinikita and nasa-save nila dito sa Pilipinas, nasa bahay lang. And kami po, sa nagbago sa buhay namin, actually, nung natanggap ako sa trabaho, nalaman ko na pregnant na ako dun sa first daughter namin, sa eldest. So, napakalaking blessing talaga kasi nagtuloy-tuloy pa siya. Every year, for the last 3 years, nare-refer kami ni clients, sa ibang mga kakilala niya. For 3 days, maibibigay siyang project-based na trabaho and sobrang laki po ng kinikita talaga. Nagbago yung buhay namin in the sense na yung mga hindi namin nararanasan dati, mag-travel, kumain ng masarap,
matulog ng mahaba, magkaroon ng mga gamit, mag-upgrade ng mga equipments. Dati kasi parang pangarap lang namin yun eh, sa isip lang namin, na parang akala namin matagal pa namin matutupad. And parang isang araw na lang nakita namin yung bahay namin nung nakalipat na kami na, oh daddy, ito na pala yung napundar natin. Parang ang sarap sa pakiramdam na lahat ng gamit na nakikita namin sa paligid namin galing talaga sa pinagpaguda namin mag-asawa. And yung journey namin na sobrang hirap talaga, na parang daig pa namin yung isang kahit isang tuka, na survive namin na magkasama. Siguro yun yung isa sa pinakamasarap na pakiramdam. Yung may katuwang ka, Miss Sherlane, dun sa paghihirap na dinanas mo nung mga time na kailangan mo ng tulong. Although, I mean, hindi ka nag-iisa and hinigit ka nga paangat, sabay kayong umangat. Yun po, Miss Sher. Iba talaga pag girl ang nagkukwento, no? Kasi alam ko na yung kwento yung pero si Webster yung nagkwento sa akin. Pero parang ano, mas maramdaming kay Missy. Napifeel ko parang naiiyak na nga rin ako. So, ang isa sigurong ano doon is, dalawa kasi kayo eh. Yung partner kayo, kaya mas yung ano yung survival mode nyo, di ba? So meron na akong nakwento sa akin si ano din bukod doon si Dexter tuloy. si Webster na yung tinitingnan daw kayo ng kapitbahay nyo, na inano kayong scammer daw. Oo, pwede kasi, mo kwento mo yun. Every night kasi, syempre, yun kasing ano namin, parang working station namin dun sa dati namin tinitirhan is malapit talaga dun sa malaking bintana. So, may nakakakita sa amin dun sa katapat bahay na parang, oh, gising na naman sila. Oh, sa gabi, gising na naman. Tapos, alam mo yun, parang ang hirap kasing i-please dati nung time na yun, nung 2017 po, na meron talagang industry na kumikita ka when you are working at home. Kasi diba nasanay po tayo sa Pilipinas na ang perception lang natin when it comes to working is that you should go out the house, go to the office. Physical labor yung iniisip nila eh. So, madami kasing hindi na niniwala sa amin noon na parang yung goal namin is kumita talaga sa bahay. Talagang ano, iba yung perception ng mga kapitbahay sa amin noon na, oh, nasa bahay na naman sila. Parang mga ganun, scammer ata kasi gising sa gabi. Parang gano'n yung sinasabi nila sa amin. Dead mo na lang kami mag-asawa ng time na yun. Kasi nga, iba po kasi yung nakasanayan nating hanap buhay dito sa Pilipinas kaysa po dun sa mga taga, for example, US, sanay sila na nag-outsource. Meron silang option to work from home. Unlike dito talaga, lalabas ka ng bahay. And yun lang yung parang qualification nila para masabi nilang nagtatrabaho ka. Yes, tama. Natutuwa ako, Macy. Kasi kami rin before, kami mag-asawa, yun din yung isa sa mga struggle namin. Tinitingnan ko yung pag nag-grocery. Kasi lalabas lang kami ito yung mag-grocery. Tapos parang nasa bahay ka lang the whole time. Hindi nila maintindihan. Pero ngayon na, parang nung simula nung pandemic, mas lumawak yung reach natin, di ba? Parang mas marami na kaintindihan. Kahit maliit na tao ngayon, kahit dati hindi marunong lumawak ng computer, naiintindihan na kung ano yung work from home. Now, what changed back then, 2017, ngayon na nagtatrabaho na kayo dun sa mga kapitbahay nyo? Naiintindihan na ba nila kayo? O lumipat na kayo ng bahay? Anong nangyari? Kasi po, nung time na nagkaroon na kami ng full-time client, lumipat na po kami ng bahay kasi nga po, pregnant na ako. And medyo masikip po kasi dun sa dati namin tinitirhan eh. So, syempre po, buntis na din ako. So, nag-decide na si Webster na ibabahay na kita na tayo lang. But ngayon po, actually, yung mga kapitbahay namin doon and mga kapitbahay namin dito, super na-appreciate namin, na proud sila sa amin na nasa bahay na lang yung dalawang yan eh, pero ang lakas niyan kumita. Kasi lalo na ngayon, Miss Rush, kasi di ba may TOT tayo. So, may dalawa akong kids. Tapos may trabaho din si Webster. So, dating yung delivery ng pagkain sa amin kasi hindi na talaga ako makaluto. dating. So, alam nila na ay, yung daming trabaho ng mag-asawa. Doon naman sa mga kapitbahay namin dati. Actually, they are starting to reach out. Simula na nagka-pandemic, nung nakita nila na sobrang laki ng pinagbago ng buhay namin, lalo na po dun sa asawa ko, kasi mostly, ano yun, childhood, neighborhood ng asawa ko.
yung tinira namin dati. Nag-a-approach sila sa asawa ko, uy, paano ba kayo nagsimula? Paano ba kayo kumikita? Pwede mo ba kaming turuan yan? Ano bang dapat kong gawin? Ano bang dapat meron ako? Yun, mostly ganun po yung na-receive namin na mga tanong sa kanila. Actually, gusto nila na magpaturo na kung paano ba mag-start ng career sa bahay na online freelancing po. Ayan, nakakatuwa. Sherlane, di ba? Kasi parang yes. Nung tayo nagsimula 2013, mas nauna-una pa tayo eh. Parang konting una lang. Head start lang, may head start. Naalala ko dati si Webster noong nag-iisa dyan. Ikaw kasi face-to-face. Palagi siyang parang antok-nantok. Yung pala, meron siyang trabaho sa gabi. Tapos nag-ano siya sa umaga. Parang si Macy din, noong nagtitraining, nagtatrabaho siya, tapos nagdi-DJ. Diba? Makikita mo yung swak na swak silang dalawa na talagang masipag. Sabi nga ni ano sa akin, ni Webster dati, ma'am, mukha lang akong ano, pero masipag ako. Sabi na ko, tumapo yun sa akin ni Webster. Na sabi niya, nung uwi niya, sabi niya, mami, parang akala ata nung trainer namin, tamad ako. Sabi niya kasi parang hindi kasi ako nagsasubmit ng task. Nung time po kasi na nag-DJ si Webster, sakto po noon na meron kaming isang full-time na trabaho. Meron kaming project-based na trabaho. Tapos, meron pa pong isang padating na bagong account. So, nagkasabay-sabay. Actually, meron po siyang isang time na late po ata siyang pumasok, parang 10 a.m. na. Kasi, wala pa po talaga siyang tulog. Kasi, nagkaroon siya ng client call ng gabi. Tapos, diretso training na siya nung umaga. So, tapos nagawa pa siya ng website, nagawa pa siya ng kung ano-ano. Kaya sabi ko, ano, kaya mo pa ba? Kaya naman niya, nakatapos naman. Awa ni Lord. Yun, madaling araw siya nagsasubmit. Yung mga alas doon. Galing. Ganon din si Macy. Ganon sila. Kaya talagang, kung makikita mo sa freelancing industry talaga, basta masipag ka lang na gawin mo yung mga dapat mong gawin, mayroon kang kapupulutan. Hindi kagaya kapag ikaw ay isa nagtatrabaho sa isang opisina. Kahit anong sipag mo, ang yayaman doon ay boss mo. Pero pag dito, sa freelancing, nakita mo naman sila, di ba? Nagkaroon sila ng mga kagamitan, ng bahay, yun. Hindi na sila tinatanong na scammer. hindi na kami na pagkakamalang scammer. So, gusto ko naman malaman, Macy, kasi di ba, you're a mom of two. Paano mo nababalance yung lahat ng yun? Yung may ikaw ay nanay. Siyempre yung, di ba, kapapanganak mo lang nung last year. Panganay, eh, may meron ka dalawang anak. Tatlo na anak ko. Yes, dalawa na. Nanganak ako 2019 and 2020. Aalos magkasunod. Yung isa kong baby, pandemic baby yun eh, yung bunso. So, my daughters are 2 years old, yung panganay, and yung bunso is 1 year old, kakawal niya lang ng April. So, Ma'am Sherlane, actually, hindi ko alam yung tamang sagot dun sa tanong mo, kasi hanggang ngayon, hindi ko rin alam kung paano ko ba kinakaya everyday eh. Minsan, may mga times na tutulog ka ng alas 2, alas 8 ng umaga, then gigising na yung baby mo ng 9, pero parang walang nangyari, parang ganun. Pero sa akin kasi, mas importante pa rin sa akin kasi yung pagiging nanay. And yun yung na-appreciate ko when nung parang nagsisink in na sa akin na I'm really earning from home. I am really able to provide the needs of my children na nandito lang ako sa bahay. I get to see them grow every day. Nakikita ko yung milestone nila araw-araw na siguro kung hindi ako sumubok, hindi ako naglakas loob na mag-freelancing, hindi ko yun mararanasan. Sa akin kasi, ma'am, totoo po kasi yun, pag nanay ka na, makita mo lang nakangiti at natutuwa sa iyo yung anak mo, parang, okay, sige, start na ulit tayo ng araw natin. Okay na ako. Pero there are times na parang nababurnout ka din naman eh, kasi wala namang perfectong tao sa mundo na hindi napapagod. Well, babalik ulit ako doon na I am really blessed to have a partner na andyan lagi. Kasi hindi pa ako nagsasalita. Alam niya na napagod na ako. Na, oh, mami, pagod ka na. Sige, you can go to sleep. I'll wake you up pag dadede na si bunso. Kasi ano po ako, 100% breastfeeding, mami. Hindi po ako nagpo-formula. So talagang yung
akala kasi ng ibang tao pag nagbe-breastfeeding ka, tamad ka or madali lang yan eh, taas mo lang yung t-shirt mo, salpak mo si baby, tatahimik, but not all the time kasi ganun. May dumadating na times na sobrang daming project and sobrang clingy ng mga baby na meron silang, sometimes naranasan namin, meron silang mga growth spurt that time, talagang hindi humihiwalay, sobrang hirap mag-work. But then, pag natapos mo naman, nakita mo yung baby mo, nasa nakalong mo, napaka-worth it naman, ma'am. Yung kinakaya, siguro man, depende kasi sa commitment mo sa mga bagay. Like me, I am committed to be a mom and committed din ako sa trabaho kasi ayokong dumating yung time na maranasan pa ng mga anak ko yung naranasan namin mag-asawa. Kaya hanggat kaya namin kumuha ng trabaho, lalo na ngayon bata pa naman kami, considered as bata pa naman siguro kaming mag-asawa, kaya pa natin magtrabaho, kuha lang tayo ng kuha ng trabaho. Kasi dito sa freelancing, unending kasi ang opportunities. Lagi ko nga pong sinasabi yun sa mga kaibigan ko na napakalawak ng industriya ng online professional careers. Kasi hindi sila tumitingin sa kung anong natapos mo eh. Hindi sila tumitingin. Kasi next start po ako, freelancing, undergraduate po ako eh. Pero year 2019, nung kumikita na talaga kami, pinabalik niya ako sa pag-aaral. Nag-aaral po ako and awa ni Lord, nakatapos po naman ng pag-aaral dahil sa freelancing. Diba? Napakadami ko pong naging achievements talaga. Sobrang thankful po ako na natutunan namin itong industry na to. Yun po. Ang galing. Ano ako, all smiles ako kasi naaalala ko nung time na trabaho ko nung maliit pa si Olig. Si Olig kasi laking online industry talaga siya. So, relate na relate ako, Macy. And in fact, isa yan sa mga reason kung bakit parang naging advocate ko yung mag-share ng information about the benefits of being, you know, working from home, having to work with clients, seeing your kids grow. Yun nga yung makita mo na yung first step ng anak mo, first work niya, di ba? Hindi ka tulad ng ibang nanay na napipilitan na magtrabaho sa opisina. Eh, yung iba talaga napipilitan pang mga ibang bansa. Yes, not really taking my heart. O, di ba? Kasi alam mo na ayaw naman nilang umalis given the opportunity. Kaya lang wala. Pero dito nga sa atin, sa online industry, nakita ko kasi yung advocacy mo, nandyan na siya. Kumbaga kasi natural na siya kasi naranasan mo yung hirap, naranasan mo kung paano nag-improve yung buhay mo, how it changed your life. Ano yung ipapayo mo doon sa mga katulad mo na ngayon nagsisimula pa lang at wala pang alam kung paano para sa akin katulad mo rin sila? Yes. Kung alam ko na po yung tungkol sa RISPP dati, year 2017, or kung alam ko na na nag-offer ang government or at itong organization, ang FOPSCo, ng mga ganyang training, siguro matagal na din akong malaki yung alam sa online freelancing. Well, my advice is, if there would be available trainings, especially now na sobrang dami pong ilo-launch na training ni DICT, ni Digital Jobs PH, grab it. If there would be any opportunity for you to learn, kahit pa yung, kasi wala naman pong trabaho na pagka-apply mo, intermediate ka agad eh. Wala naman ganun eh. You start from the basics. Sinasabi ko nga po dun sa mga kakilala ko na nagtatanong, baby steps, kasi hindi talaga siya madali. Hindi ito yung parang industriya na pagpasok mo, alam mo na lahat. Kasi evolving eh. Kasi ano tayo, connected tayo sa technology, ma'am eh. Diba? So, dahil ang technology nag-upgrade, nag-change, kailangan ikaw din nag-a-adapt ka doon. So being in a freelancing industry, kailangan you are adaptable to change. Mabilis kang mag-adapt sa pagbabago. And ang sagot doon is parang dapat willing ka laging matuto. Hindi mo isasaray yung isip mo na oh, hanggang dito lang ako. Dito lang. Hindi kasi ganun eh. Katulad ko po, yes, kumikita na ako sa translations. Maganda ang kita. Pero nakita ko kasi yung pinagbago din ng mindset ni Webster nung pumasok siya ng Digital Jobs PH. Na-inspire ako kasi ang dami palang tinuturo ng Digital Jobs PH na hindi mo kailangan pumasok ng 4-year course. Kasi nandun na sila, jump back na lahat. Kaya sabi ko, ang galing mo naman, nakagawa ka na ng website. Sabi ko ganun. Sabi ko, gusto ko din yan. And hindi po talaga, wala po talaga siguro akong artistic side. Pero nung
nakita ko siyang gumagawa ng graphics, parang sabi ko, parang gusto ko yan. Kasi nakaka-relieve ng stress na nailalabas mo yung ideas mo through graphical content. Diba? Ang sarap po na, uy, may tool palang ganyan. Saan mo natutunan yan? Yun, parang dun ako na-inspire. Kaya sabi ko, alam mo, daddy, kung alam lang natin na may RISDT na dati pa, siguro number one pa yung talagang nagkukumahog na mag-apply dun as scholar. Sabi kong ganun. Sabi, tas nakita ko talaga yung ma'am kasi yung opportunity na binigay ni DJT kay Webster noon time 2019. Ang dami kasing nag-open na pinto pa sa amin eh. Kasi ang dami niyang natutunan. So, nung nag-offer si Sampaloc Quezon, sabi ko, sige, kahit jump up yung schedule natin, papasukan ko yan kasi nasa bahay lang naman. And to be honest, sobrang dami ko din po talagang natutunan. Nailabas ko po yung mga side ng utak ko, ng side ng personality ko na hindi ko inakala na parang meron pala ako noon. Yun, sobrang saya. Yun, para sa akin, an ending learning po, Miss Rush, talaga. Dapat you are really willing to learn. And hindi ka dapat magmadali. Kasi matagal pa ang tatahakin talaga. Meron siguro na mga tao na mabilis nag-upgrade yung careers. Pero hindi kasi pare-parehas eh. Hindi kasi pare-parehas. Always, always have parang a way to find an opportunity to learn. Hindi naman kailangan lagi paid yung courses mo eh. Like DJT, meron din naman iba na mga nag-o-offer ng mga free courses or orientations and anything like that. Always grab an opportunity to learn. Yun po, Miss Rush. Okay, so hi Macy, magandang gabi. Hi. Okay. Curious ako dun sa part na ano, because you have said you're into translation and specifically yung Japanese language, 'di ba? Mm-hmm. And then nabanggit mo na nauna muna mag-enroll si Webster sa isang language center. Usually kasi when it comes to Japanese, we have level of certification, 'di ba? Yes. N1, N2, N3, mm-hmm. N4 and N5. Yes. So the easiest part usually N5. Kumbaga, ito yung pinakamadali. And then for you to have the level of N1, usually native language speaker ka na pa. Yes, napakahirap na po. I am familiar with this certification kasi sa language center ako nag-work. And then, yeah, yes, medyo familiar ako sa mga ganyan. Nung ikaw ay naging part ng client, nung na-hire ka, in what manner na may certification ka ba o wala? Kasi merong interesado doon sa kwento mo ngayon, nanonood siya ngayon, pinapatanong niya kung nag-take ba kayo ng ganong certification, have you gotten that certificate or level para magawa niyo yung ganong job? Actually po, for the certification, si Webster lang po yung meron. N4 po level siya. Conversational na po kasi yung level ng N4 yes, ng Japanese eh. Pero ako, nag-study lang ako until N4 lang. Study lang po. Hindi pa ako nakuha ng certification kasi dapat last year kukuha ko kaya lang nagka-pandemic naman. So, si client kasi, actually, the one who conduct the interviews for hiring sa account namin is Webster kasi siya po yung manager namin. Na-promote siya as a manager namin. So, siya yung manager namin. He's the one who's conducting interviews. So, the qualification is at least, conversational Japanese, kailangan magaling kang mag-write and bumasa. Yun po yung kailangan ni client kasi kami po ay chat support ng isang website entertainment page sa Japan. Yun. So yun yung sinusupport namin. So kailangan magaling kang mag-construct ng nearly perfect yung grammar mo when it comes to Japanese kasi iba yung grammar construction nila sa grammar construction ng English and Tagalog eh. May iba yung subject and verb agreement nila sa atin. So yun yung number one. Yun yung number one. Kailangan magaling ka sa grammar. Yung kanji kasi, which are the nouns in Japan, sobrang dami nun. So hindi namin nililimitahan yung mga ahente na parang sauluhin nyo lahat. No, nagamit din naman kami ng tools when it comes to that kasi hindi namin kayang sauluhin yung 20,000 kanji ng Japanese. Siguro kahit N1 hindi kayang sauluhin. So hanggang nagkakaroon kami ng bi-monthly meeting doon sa mga kanji and team, kumbaga parang analysis ng mga
nare-receive naming messages if there were words or there were kanjis na hindi naiintindihan. Kasi nare-report yun sa client once na, halimbawa, may tinanong sa'yo si customer, then hindi mo naiintindihan yung kanji na ginamit niya. Meron kaming tool na ginagamit para malaman kung ano yung kanji na yon. And then, by the end of the cut-off, kailangan nakalist siya. So, i-report mo kay Sir Webster, then i-analyze namin, oh, paano ba ano bang ibig sabihin ng kanji na to. So, habang nagtatrabaho kami, parang nagja-Japanese lessons pa rin kami. Ganon. Kasi hindi talaga pwedeng, basta tigil ka lang, hindi pwedeng ganon eh. Kasi yun nga, tulad ng Japanese language, 20,000 kanjis yung kailangan mong malaman. And very impossible. Para sa akin, 20,000 sasauluhin mo. Eh, ang hirap ng strokes talaga ng Japanese. Actually, nung natutunan ko, nung nag-aaral pa lang po ako ng language na yan. So, nagsimula din ako dun sa parang alphabet nila. Miss Roche, Ma'am Sherlane, Sir Dennis, first day pa lang umiiyak na ako. Yes. Letter A pa lang po yung pinapasulat sa akin ni Webster. Umiiyak na ako kasi hindi ko po siya matandaan kung saan ko ba iikot, saan ko ba igaganon. Umiiyak na po talaga ako agad. Kaya sabi nga niya, letter A pa lang yan, umiiyak ka na, madami ka pang sasauluhin. Kasi more on memorization po talaga when it comes to the Japanese language talaga. Pero sa amin naman, masasanay ka din naman. Kami naman, sa team namin, actually, hindi naman kami nagsasara ng options for hiring. Just as long as pag nagpa-interview ka or nag-apply ka sa amin, is committed ka sa trabaho, mahigpit kasi si Sir Webster sa attendance, ayaw din ang absent. Mahigpit siya sa attendance. And the skills kasi, lagi niyang sinasabi sa akin, and alam ko din naman na natututunan din naman kasi. Kasi speaking the language is already a skill. So, pwede mo pa rin siyang matutunan along the way. Yun po. Agree. Nakakatuwa kasi nabanggit niya, usually kasi when it comes to Japanese, meron tayong hiragana, katakana at kanji. Yes. So bigla na niya nabanggit yung kanji. So yeah, that's a good one. Because some of our viewers are watching us right now and they are interested na pwede man pala eh, na kahit hindi, kasi face-to-face encounter yung classes. That's why, bakit di natin gawin ng online? So katulad ng ginagawa niya na translation, they are interested with that. Go ahead, Michelle. Ano to, mayroong message dito sa ating Facebook page, hindi pala message, chat, nakalagay kay Erwil Pagbuhasan. Good evening po. Posible po ba to be a freelancer if you are not proficient sa isang bagay? Sakto lang po yung galing. Salamat po. Gusto mo masagutin, Roche? Alam ko yan ang ano mo, yung mga forte mo yung ganyan para ipush sa mga ano, di ba? Isa sa mga ano ni Roche yung ganyan, may passion siya sa ganyan. Kaya ibibigay ko na kay Roche ang floor para sagutin yan. Thank you, Charles. Actually, nabanggit na yan kanina ni ano ni Macy, na sabi niya, pwede kang magsimula ng kahit na sa bahay ka lang, baby steps, kahit pa konti-konti lang, one tool at a time, one skill at a time. Ang tanong lang, ano muna yung skill na meron ka? Kasi sigurado kami, meron at meron ka ng skill that you can bring to the table. Hindi mo lang alam na yung skill mo na yan, pwede palang bayaran. For example, marunong ka bang magsalita ng English? Yung salita, yung sinasabi ni Macy kanina, marunong ka bang mag-Japanese? Kasi meron ding bukod na industry doon. Lahat ng language, actually, pwede mo nang paghanapan ng trabaho yan pag marunong ka ng other language. Magaling ka pa mag-type, mabilis kang mag-type, pwede na yun for data entry. Mahilig ka pa sa graphics, pwede ka na maging graphic designer. Kung meron ka bang experience mag-manage ng team, baka pwedeng mag-apply ka na sa supervisor, let's say sa isang customer support account, o sa isang client na nasa customer support. Mahilig ka bang mag-organize mga bagay-bagay, mag-ayos ng calendar, pwede ka na maging executive assistant. And the list can go on forever. Hindi ko kayang sabihin lahat, maubos ang oras natin. But the bottom line is, what is that skill? Mas maganda kung gusto mo yung skill na yan, nag-i-enjoy ka, that you want to do, and then dun ka magsimula. Mag-research ka, sumali ka sa mga Facebook groups, manood ka dito sa FOPSTalk, and every Tuesday, FOPSCo Academy, we also have that. It's for free. Matututo ka sa mga guests namin like what Macy and
her husband Webster experience nung nagsisimula pa lang sila. And then marami mga free materials sa mga YouTube channels. For one, pumunta kayo sa FOPSCom, Filipino Online Professionals Community. Yung sa file section, nandun yung mga free resources natin. Dig into that and magsimula kayong mag-training. One thing more, sa Digital Job Space Training Program, libre po yan, nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Hintayin nyo lang ang mga posts sa Digital Jobs PH FB page. Yung. Sabi ko sa inyo, si Roshan dapat sumagot kasi pag ako yes lang, tas konting paliwanag. Kasi yan yung isa sa mga nakikita ko na passionate si Rosh every time na pag-uusapan niyang ganyan. Okay, so salamat sa iyong mga sinabi, Rosh. Meron ka na namang nauhawa ko, thank you. Meron ka na namang napaliwanagan sa iyong advocacy at sa iyong mga ano, yung mga passion and purpose niya na ano to, na talagang pag yun ang nababanggit eh. So tanong ko sa iyo, Macy, ba mabalik ulit kay Macy. 'Di ba ang dami mong mga pinagdaanan sa freelancing, sa ano, sa ano yung meron ka bang pinaka unforgettable moment na makukwento sa amin regarding your freelancing journey? Positive po ba o negative? Ay, bahala ka. Up to you. Siguro, ma'am, yung pinaka hindi ko makakalimutan dun sa journey namin as a freelancer, yung journey ko as a freelancer is sa negative, siguro, yun yung times na talagang sobrang hirap na hirap kami na i-survive yung mga sarili namin sa araw-araw. Kasi hindi naman agad nakakuha kami, tulad nga ng sinabi ko ng kliyente na per hour yung bayad, hindi naman kami agad nakakuha ng ganun. So, it lasted for siguro mga 3 buwan po kaming ganun na sobrang hirap na hindi rin namin alam na parang ano, may patutunguhan pa ba to? Kaya pa kaya natin? O bumalik na lang kaya tayo ng Maynila at mag-BPO na lang ulit tayo? Parang nun, yun yung naiisip namin. Kaya lang siguro, will na din po ni Lord na matuto kayo ngayon. Yan. Parang sabi nga po dun sa mga kasabihan ng mga Pilipino, maghirap ka na ngayon para sa mga susunod, okay na yung buhay mo, or parang matuto ka and okay na yung buhay mo. In a positive note naman po, ang hindi ko makakalimutan is nung nagkaroon na kami ng chance na bumuo ng sarili naming team. Kasi para sa akin, napaka-rewarding na po sa amin noon. Kasi dun sa original team po na binuo ng client namin, hindi kasi kami magkakilala. Kami lang ni Webster yung magkakilala. Tapos meron kaming dalawang teammate na si client yung nag-hire. So nagkakilala lang kami nung mismong sabaka na sa trabaho na nagpapalitan na kami ng shifts. Napaka-rewarding nung time na nabigyan na kami ng opportunity na, Webster, you can already build your own team. Na doon namin nakita na, lumalaki na yung account natin. Kasi nung una talagang parang hirap na hirap din kami i-survive yung account kasi yung Japanese industry nung time na yon parang hindi pa ganun kakilala. Kasi, syempre, yung mga trabaho naman sa Japan, mostly physical labor din eh. So, kailangan mo mag-Japan para masabi na associated ka sa Japanese industry, di ba? Pero nung nabigyan na kami ng chance na bumuo ng sariling team and nakita ko din yung pagbabago, ma'am, eh, nung mga buhay nung mga taong natulungan namin na na-hire ni Webster. Sobrang rewarding din sa akin yon na, uy, kami nagsimula nitong account na to. And ito na to ngayon, no. Meron na tayong team. Tapos yung mga ka-team namin, na-appreciate namin, nakapagpakasal sila, nakapagpundar sila. Dun sa kinikita nila, working from home, na parang kasama kami dun sa journey nila na kung hindi dahil kakilala nila si Webster, hindi sila makakapunta dun sa job. Alam yan, parang yung achievement kasi ni Webster, since kasama niya ako start dun sa account,
na-appreciate namin lahat na yung isa naming ka-team nakapagpatayo na siya ng apartment, na parang hindi niya din in-expect na through working from home niya magagawa. Kasi ang tagal niya din sa Japan. Ang tagal niya sa Japan, parang 2 years na sa Japan, pero wala siyang napundar nung umuwi siya ng Pilipinas. Pero nung dahil sa freelancing, nakapagpatayo ng apartment, nakapag-upgrade ng gamit, alam mo yan, nakapag-ipon, sobrang rewarding para sa amin nun mag-asawa. Lalo na na nakikita namin na nagbabago yung buhay ng mga kasama namin sa trabaho, kasabay namin. Kumbaga, lahat kami paangat. Parang, ang tawag nga namin sa mga sarili namin dati ni Webster, totoo to, mama, bago pa sumikat sila kong TV, timpayaman talaga kami, mukha talaga kami pera namin. Gusto ko yun. Saka gusto ko yung sinabi mo na nakapagpakasal na sila. Actually, ang hinihintay namin si Sherlane. Sana makapagpakasal na sila. Yes. Ako na naman. Ay, babalik tayo kay Macy, yung kinikwento ni Macy na yung hirap daw nila ni ano to ni Webster. Kasi nakwento dati ni Webster na pupunta daw sila sa yung PisoNet nga. Meron daw silang dalang 100 pesos. Pagkatapos bari kailangan daw, kailangan daw na pag-uwi nila 150 na yon. Parang ganun ang dating nila. Oo, kailangan mabawi sila ng marami na. Para makabawi sila. So kailangan, hindi sila, pag nandun na sila, hindi sila po pwedeng tumigil. Kailangan go lang sila sa trabaho kasi kailangan nilang tumubo doon sa kanilang gagastusin. At di ba, hiniram nyo pa minsan yung ano to, yung 100 na yon na pang-piso neto. Hiniram pa namin yan. Hiniram pa namin yun sa mami ni Webster na, ano, Nay, pahiram muna kami ng 100 pesos kasi magpipiso net kami doon sa ibabaw. Kasi malapit po sa bundok yung bahay ng mami ni Webster doon sa, taga-Pangil po sila, Pangil Laguna. Yun, di, pupunta kami ng 9 p.m. talagang hindi kami mag-uusap kasi sa piso na, diba, parang call center, cubicle din siya. Magkatalikod talaga kami, hindi tayo pwede mag-usap, kailangan. At the end, pagdating ng umaga, sumisikat na ang araw, bawi na natin yung pinampisonet natin. Hindi pwedeng wala tayo man lang pambili ng pagkain kinabukasan. And ganun kami araw-araw until naglakas loob nga po kami umutang para makapag-set up kami ng sarili naming gamit. Yung mga ano to, yung ibang mga estudyante, di ba? Sabi, hindi po ako makakapag online ngayon kasi po wala po kami internet connection. Meron namang cellphone, di ba? Ang dami nilang parang privileges sa kanila tapos binabaliwala nila 'yon. Kaya, di ba? Doon sa mga nahihirapan diyan, tingnan niyo kung ano ang meron sila Macy ngayon, nung tate, di ba? Isang inspiration talaga kayo, yung kwento ninyo. Opo. And I am always happy to share yung pong mga pinagdaanan namin kasi it is something na sobrang proud po talaga ako kasi hindi ko rin po lubos maisip na dadating ako sa punto na talagang sa 3 araw kakain ka ng lugaw. And the fact na na-survive namin yun, yung paghihirap namin na talagang yung mga benching-benching ko talaga, napakalat-kalat na sa bahay, iniipon talaga namin mag-asawa yun, ma'am. Tapos, there were times na, syempre, yung mga kapitbahay namin, mayroong mga sari-sari start, doon kami bibili ng pagkain. And nag-wonder sila, bakit kaya isang footlong lang yung binili ng asawa ni Webster? Ba't kaya isang itlog lang? Kasi, ma'am, pinaghahatian lang namin yun. Sa sobrang budgeted ng pera namin, parang sa isang kain, kailangan hindi ata lalampas ng 30 pesos yung mabibili naming ulam. So, di ba, napakahirap. Napakahirap po talaga nung pinagdaanan namin. And I am always happy and proud na nagdaan kami sa ganun bago kami pumunta dito. Kasi mas na-appreciate namin yung halaga ng pera. Mas alam namin yung halaga ng pera. Mas na-appreciate namin yung halaga ng karunungan, ng knowledge, ng pag-upgrade ng skills. Kaya kami talaga, just kahit jump back na yung trabaho namin, pag meron dumating opportunity to learn, opportunity to share, lagi kaming willing. Sabi ko sa kanya, yung mga ganyang bagay siguro binibigay sa atin ni Lord yan para i-share yung blessing sa iba. I-share yung blessing sa iba. Matuto pa tayo kasi mahaba pa yung buhay natin tsaka maliliit pa yung mga anak namin. Yun po.
Tutuwa ko doon sa kwento niya. Nung sinabi niya, kailangan maghati sa itlog, sa footlong. Kasi talaga natin noodles naman sa akin. Parang 2 weeks na noodles. Para pag mapaabot mo sa mga susunod na, di ba? Yes. Pero kasi kung hindi tayo nakaranas ng ganun hirap, hindi tayo titibay. Yes, yun yung mga totoo kwento po na masarap balikan at masarap i-share sa iba. Kasi para alam nila na, ah, kahit pala nandito ako ngayon, temporary yan, basta't gagawan nila ng paraan. Pero syempre, kung talaga mag-self-critical lang at wala kang gagawin, maghihintay kami magbigay sa'yo, walang magbabago. Siguro nakatulong sa inyong dalawa, pareho kayong may growth mindset. Sir, pareho kayong matyaga. And then you're there to support each other. Kaya nag-thrive sa relationship nyo, di ba? And you're willing to share it to others. Hindi nyo kinikip yung information. Yung, di kami na lang dito, bakit ka namin share eh, okay na kami. Yung ganon, you're willing to give the information to others. So yun yung magandang ma-share natin sa episode natin na yun. Na kung meron kayong alam na pagkakakitaan, especially right now, na lahat ng tao nahihirapan, i-share natin sa iba. Kasi hindi natin alam na yung pinag-share natin kung gaano ka kalaking transformation yung maaari mangyari sa buhay nila. That's just because of that single story of hope. O, di ba? Alright. Hindi natin na, ano to, natansya. Hindi natin napansin ang oras. Ang oras, 7:51 PM. Diba? Sarap ng usapan natin. So, kailangan na siguro tayo mag-popstalk. Rush! So, do the honor. Ay, oh, Macy, mabilis na tanong lang, ha? Wine or beer? Beer. Ano nga ba sunod? Number one thing, number one online tool that you cannot live without. Grammarly. Okay, and then where do you go when you get bored? Sa kwarto. Kasi ang laki ng bahay. Sige, kayong dalawa na din, Charles. Okay, morning or night person? Night. Night. Regular home office attire? Pajamas. Okay, ikaw na, dance. Alright, so Miss Macy, are you ready? Yeah, po. Sige, would you rather ride a bike, ride a horse, or drive a car? Drive a car, syempre. Wow. Okay, so next would be, would you rather trade intelligence for looks or looks for intelligence? Looks for intelligence. Alright. Okay, so last one would be, what would your pet say about you if you were asked for a reference? Reference? Pag tinanong namin yung pet mo, what reference ang sasabihin niya? Kung may pet ka. Pet. Wala kasi akong pet eh. Yun eh. Okay, replace that. Describe your life using film titles. Film titles. Siguro, The Notebook siguro. Kasi nandun lahat eh. The Notebook lahat. Nakakaiyak ang yes. Okay, so thank you very much, Ms. Sherlane. Go ahead. So, any parting words, Macy? Ayun, nagpapasalamat po ulit ako sa FOPSCo, sa bumubuo po ng FOPSCo, Ms. Sherlane, Sir Dennis, Ma'am Roche. Sobrang salamat po sa opportunity na binigay niyo sa akin to share. And sa lahat po ng nanonood, sasabihin ko lang po na if you would like to start your journey in freelancing, start with yourself po. I-condition nyo na yung utak nyo na once na tatapak na ako ng isang step towards my freelancing journey, ituloy ko siya and wag akong susuko sa pagbigay ng mga ng bagong knowledge. There would be times na madami talagang hindrances kasi hindi naman perfect yung path na dadaanan natin when patungo tayo sa goals natin in freelancing eh. Pero kapit lang tayo and magsusuko, kapit lang kay Lord na ibibigay niya lahat at the right place at the right time. Yun po. Nakaka-inspire. So sa akin naman, ang masasabi ko lang is pare-parehas tayo kasi marami tayong mga pinagdadaanan lahat. Diba?
So, kasi yung ibang mga tao ngayon, pag may pinagdaanan, parang down na agad. So, lahat tayo, mayroon tayong mga pinagdadaanan, lalo na ngayong pandemic. So, ang kailangan mong gawin is, i-lift up mo yung sarili mo. Humanap ka ng ibang, halimbawa, nawalan ka ng work, humanap ka ng ibang pagkakakitaan. Kung natanggal ka sa work, hanap uli. Tapos kapag ikaw ay, nandyan yung freelancing journey. And nandyan yung freelancing career. Pwede kang mag-freelancer. O kung halimbawa, hindi mo trip yung freelancing, pwede ka namang marunong ka magluto. Magluto ka, ibenta mo. O kung ano man, basta, kung ano man yung down nararamdaman mo ngayon, nararanasan mo ngayon, kaya mo siyang itaas. Pero ang makakatulong yon ay sa sarili mo. Walang ibang makakatulong. Kasi kung halimbawa kila Macy, may tumulong sa kanila, pero sila mismo, ayaw nilang tulungan yung sarili nila, wala ding mangyayari. So yun lang. Rush? Actually, nasabi na lahat ni Macy. Gusto ko lang siyang supportahan. I want to commend her and Webster for doing such a great job and for trying so hard, di ba, na maging mabuting magulang sa kanilang mga anak which is working from home and wanted to see them grow and for sharing the opportunity na nakita nila. It's a gem for most of us, especially this mm-hmm. pandemic. So keep up the good work, Macy. Andito lang kami para tulungan kayo in your advocacy. Nandito ang FOPSCo. And hopefully we can all, you know, share the blessings together. Marami pa sana tayong mahikayat at maging advocate ng online professionals industry. Ayun lang. Thank you, Mr. Josh. Agree. So, Sherls. Naka-mute ka, Sherls. Mag-closing na siguro tayo because it's already 5:56. Yes, yes. Maraming salamat, everyone, sa panonood ng FOPSTalk. FOPSTalk is brought to you by FOPSCo, the national-based cooperative for online Filipino professionals. You may also find us in Facebook, FOPS, by going to facebook.com/fopsco.ph. You can also find us in YouTube, Instagram, and visit our website, FOPSCo.ph. If you have questions, you can reach our page at any time. So, yun lang. Maraming salamat din sa FOPSCo Media na walang sawang sumusuporta sa amin every week dito sa aming live session. And for our very special guest today, Maisie, and our special host, Dennis, thank you so much for covering for Jehan. Welcome. Thank you. It's a pleasure na I'm always here to support the FOPSTalk. And Miss Macy, thank you very much for sharing your story. Andito kami. Kumbaga, kaisa mo kami kung ano pinaglalaban mo, advocacy, and let's collaborate kasi yung mga pinagdaanan mo, nakaka-relate talaga kami. And I'm sure the people that are watching us or watching sa Facebook Live would agree with this idea na let's collaborate kasi mas marami pa tayong dapat tulungan. And just like me, natulungan ako ng RIS training. Ito na yung paying forward ko sa mga ginawa sa akin ng DIC. So, thank you, Ms. Macy, for sharing your story. And I will be forever grateful sa mga gagawin pa nating collaboration. Thank you. Thank you, Dan. Charles? Okay na? Okay na ako. Pero nagpapasalamat talaga ako kay Macy kasi yung iba kasing mga freelancer, di ba, yung parang ayaw nilang i-share yung mga ganyang klaseng bagay, yung parang ibinuhos mo, binuksan mo yung buong pagkatao, pero I'm so happy na naging advocacy mo din yung i-share yung ganyan para at least maging inspiration ka sa ibang mga tao. And please, huwag kayong magbabago and be an inspiration to others. Yun lang. Alright. Thank you, everyone. Go ahead, Macy. Go ahead. Thank you so much po. Yun lang po yung masasabi ko, Ms. Sherlane. Sobrang salamat kasi siya po yung naging trainer namin parehas mag-asawa. Sobrang thank you kasi nakilala po namin kayo, Ms. Roche, Sir Dennis. The reason na nag-join ako talaga ng POT is nakita ko din po kasi yung advocacy ng Digital Jobs PH in cooperation with FOPSCo na parang mapalaganap pa yung knowledge sa freelancing and sobrang dami pong natutulungan. So sabi ko, why not? Kung kaya ko naman, di ba? Kung kakayanin pa naman, di ba? So sobrang salamat po talaga.
Salamat din. And we still have 1 minute to go. Siguro message sa asawa mo na lang kay Webster. He is watching. Sa asawa ko, kapit lang. Sobrang happy ako na ikaw yung makakasama ko habang buhay. Salamat sa suporta, salamat sa pag-aalaga sa mga bata, lalo ngayon sobrang dami kong ginagawa, minsan hindi na tayo nagkakausap. Sana pagtibayin pa ni Lord yung pagsasama natin. Mahal ko kayo ng mga bata, sobra, sobra. Wow, ramdam ko yun ah. All right, thank you so much everyone and see you again next week for another inspiring episode here at FOPSTalk. You may also watch FOPSCo Academy every Tuesday 6 to 7 p.m. Bye, everyone! Bye! Bye! Thank you for watching. See you next week.